So alam naman natin, kaya tayo nagnegosyo, hindi para sa barya-barya, kundi para sa papel-papel. Going for the gold. So going for the gold, ibig sabihin, mas malaki yung target mo na income, pero mas marami rin yung kailangan mong gawin. Pero ito yung pinaka-rewarding sa business natin. Kasi syempre, sino ba naman may ayaw ng sobrang laking extra income? It requires smart work and true leadership. Kung mapapansin nyo, hindi niya nilagay hard work. Because hard work, ibig sabihin trabaho ka ng trabaho, pero hindi mo nare-review yung steps na ginagawa mo. So smart work, ibig sabihin makinig ka sa upline mo, makinig ka sa mentor mo, sa leader mo, kung anong sinasabi niya, sundin mo. Dahil hindi kanya ipapahamak, gusto niya maging successful ka. So sino ba yung prospects natin sa business? Mga taong gusto ng discount, mga housewives, estudyante, mga katrabaho natin, cooperatives, PTA, labor union, private companies and other organizations. In short, lahat ng taong kakilala mo, lahat ng key mo sa buhay, di ba? Kapamilya, kamag-anak, ka-text, ka-FB, ka-chat, ka-Twitter, lahat. Okay? So, the 1 million income goal. So, earning your first million in V-Mobile is possible, doable, and achievable. Bakit? Kasi kami mismo na-prove na namin yan na posible lahat, basta sundin mo lang. So, earning your first million requires desire. Siyempre, yung goal mo, ano ba talaga gusto mo makuha? Yung goal mo must be bigger than yourself. Hindi pwede puro sarili mo lang isipin mo. Like, for example, ang gusto mo lang is bagong cellphone. So, hindi pwede yun. Bakit? Pag nabili mo na yung cellphone mo, stop ka na kasi nakuha mo na yung dream mo. So, kailangan bigger than yourself. Like, gusto mo matulungan yung pamilya mo, gusto mo magbakasyon, gusto mo makabili ng sasakyan, ng bagong bahay, o kaya kung OFW ka naman, gusto mo makasama pamilya mo sa Pilipinas habang kumikita ka ng malaki. So, dito, it requires your time. So, kung ikaw yung taong nagsasabi palagi na, ay, busy ako sa work, kaya mas kailangan mo ito gawin. Mas kailangan mo mag-invest ng time. Why? Kasi kailangan mo malaman yung first law of alchemy. Okay? So, first law of alchemy states, in order to obtain something of equal value must be lost. So, pwede nyo isulat sa notebook nyo, in order to obtain something of equal value must be lost. Ibig sabihin, kung gusto mo ng more time, more money in the future, kailangan mo mag-invest ngayon. Kasi tayo, farmers tayo, di ba? Trabaho tayo ngayon, and then after 6 months, 1 year, 2 years, syempre, harvest na. Pagsimula, medyo malaki yung effort mo, pero yung return sa'yo, medyo maliit lang. Pero later on, maliit na lang effort mo, sobrang laki ng income mo. So, it requires talent and skills, and good learning and listening attitude. Attitude, very, very, very important. Sabi nga nila, skill will take you to the top, but attitude will make you stay there. Bakit? Kung ikaw, magaling kang tao, syempre, ma-reach mo agad yung taas. Pero kung pangit naman attitude mo, madali ka lang babagsak. So, mas maganda pa yung hindi ka magaling, pero willing kang matuto. Makinig ka sa upline mo, sa leaders mo, and sundin mo sila. So, network marketing. Multiplying yourself. Okay? So, network marketing kasi ang tawag dito sa ibang bansa, sa Pilipinas, also known as networking. And wala namang masama sa networking. Pwede ka mag-research na sobrang ganda pala ng networking, which is, madi-discuss natin more networking sa course 2. So, success in this business requires that you follow the system, teach the system, and multiply followers of the system. So, kailangan sundan mo yung sistema, tapos ituro mo yung sistema, and then paramihin mo yung gumagamit ng sistema natin. So, network marketing is viral marketing. Spread the virus of hope and dreams. Diba? Dito kasi hindi tayo nagbebenta ng load. Ang binibenta natin dito, pangarap, we sell the business by selling dreams. Bakit? Kasi ang tao, pag merong in-intro sa kanya na business, tapos, syempre, sabihin mo, una, maliit lang kita, ganun. Pag nakatin natin siya ng orientation, mapubuhay ulit yung mga pangarap niya sa buhay. So, ma-realize niya, pag ginawa niya pala itong negosyo, maabot niya mga pangarap niya. So, always inspire other people, always motivate them, bigyan niyo sila ng pag-asa. Step 1, STD. So, ano ibig sabihin ng STD? Dahil magkala tayo ng sakit, ibig sabihin, sponsor to dealers. Actually, hindi na dealer ang tawag sa atin. Ang tawag sa atin, technopreneur. Pero para maganda yung acronym, dealer na lang para STD. So, do it in 1 week or 1 month. Depende sa'yo. Kung gusto mo mapabilis yung pagyaman mo, gawin mo siya in 1 week. Kung gusto mo mapatagal yung pagyaman mo, gawin mo siya in 1 month. So, dito naman, sa sponsor to dealers, hindi ibig sabihin na ikaw ang magbabayad ng registration form nila. Siyempre, ang sponsor, ibig sabihin, ikaw yung mentor nila, ikaw yung nag-invite sa kanila. Okay? So, tawag sa iyo, kung ikaw nag-invite sa downline mo, tawag niya sa iyo, sponsor or mentor. So, step 1, bago mo isipin yung million mo, yung 10,000 mo, 100,000 mo, 1 million mo, 10 millions mo, step 1 ka muna. Kasi pang advanced steps na yung earning. So, dito, step 1, hanapin yung dalawang tao. Focus makes everything doable and helps achieve the goal. So, eto na yung sinasabi ko kanina, bago mo isipin yung mga millions mo, isipin mo muna yung step 1 mo. And then dito, sa networking kasi, kadalasan mali ng mga tao, pinapagsabay nila maraming kumpanya, like 2 or 3 companies. And then sasabihin, oh, focus naman ako sa 3 kumpanya. Ito ang tanong. Kung
kung hindi ka nga maging top earner sa isang kumpanya, paano ka maging top earner sa maraming kumpanya? Diba? So, isa pang quote about focus, if you chase two rabbits at the same time, both will escape. One goal, which is to become a millionaire. Okay? So, one team, one goal. So, eto, pwede kang gumawa ng prospect list. And then, present to your 10 prospects with the help of the person who introduced you to the mobile. So, for example, yung sponsor mo, malapit lang sa'yo, meron akong advice sa inyo. Yung gawa ng prospect list, and then the first 5 prospects na presentan mo, hindi ka magpresent. Yung sponsor mo. So, pag siya nagpresent, ibig sabihin, ikaw, makinig ka lang dyan sa gilid, mag-take down notes ka kung ano sinasabi niya per slide. And then, the next 5 prospects mo, yung 6 to 10 prospects mo, is ikaw magpresent, pero andyan yung upline mo mag-closing. At saka pagkatapos mo mag-present, tanungin mo kung ano yung mga bagay na pwede mo pang improve. So, step 2, HIV, which is help in venturing. So, help your two dealers understand the business, do the business, do their own STD. So, eto, understand the business. Pero paano mo sa kanila mapapa-understand ang business kung ikaw mismo, hindi mo pa na-understand, di ba? Paano kung hindi mo pa nababasa yung quick guide mo, yung price list mo, kung paano kung hindi ka pa nakalagin sa accounts mo online. So, syempre, bago mo maturo, kailangan ikaw muna matuto ka. So, para matuto sila, gawin yung negosyo and gawin yung sarili nilang STD. Ibig sabihin, tuturuan mo sila kung paano mahanap yung dalawa nilang leaders. So, do their own STD. Step 3 is AIDS. So, dito, attain independence by duplicating strategies. So, train your two dealers to do HIV with their sponsor dealers. So, step 1, maghanap ka ng dalawang tao, dalawang leaders na gusto magnegosyo. Step 2, ituro sa kanila ng mabuti ang negosyo. So, ito, i-differentiate natin ang recruiter versus mentor. Ang recruiter, kung ikaw ay isang talamak na recruiter, pagpasok ng kaibigan mo sa negosyo, hinayaan mo na siya. Dahil ni-recruit mo lang siya. Pag ganun ang ginagawa mo, masisira ang pangalan mo. Bakit? Ano yung akala ng kaibigan mo? Wala. Pinasok na ako sa negosyo, tapos hinayaan na ako. So, very important, after niya lang pumasok, turuan mo sila. Ang mentor, yun yung ginagawa. Pagkapasok mo, dyan pa magsisimula ang trabaho niya. Bakit? Tuturuan ka niya kung paano gawin ang negosyo. So, remember, be a good mentor, not a recruiter. And then dito, sa step 3, attain independence by duplicating strategies. Kailangan turuan mo yung dalawang mong dealer na magturo sa kanilang dalawang dealer. So, sa step 1, hanapin mo yung dalawang tao. Sa step 2, you will become a teacher. Yung students mo, yung dalawang leaders mo. Sa step 3, you will become a teacher of teachers. Ibig sabihin, pag ikaw yung teacher of teachers, malaki na ang kikitain mo. Pero before ka umabot sa ganung stage, kailangan mo muna maging student. So, become a student, learn a business, become a teacher, and then become a teacher of teachers. So, quick review of the 3 infectious steps. Paano ba magkalat ng sakit? Step 1, STD. Step 2, HIV. Step 3, AIDS. Earning 1 million in Beam Mobile is possible, doable, and achievable. So, make sure you understand the business. Ang nare-recommend nga namin, pagkapasok mo, alam ko, sobrang excited mo na mag-invite. Pero pigilan mo yung sarili mo. For one whole week, huwag ka muna mag-invite. Aralin mo muna yung negosyo. Kasi kaya maraming nagpe-fail, dahil nag-quit sila. Bakit sila nag-quit? Nung bago pa lang sila, wala ba silang alam sa negosyo, nag-imbita na sila. Kaya pag-imbita nila, meron lang konting tanong yung prospect na sobrang dali, pero hindi nila masagot. Like for example, tanong na ang prospect sa'yo, paano mag-load? Eh, ikaw, bago ka pa. Hindi mo alam. So, kung sasabihin mo, ay, mahirap pala, no? Pero sa totoo lang, hindi siya mahirap. Hindi mo lang talaga alam yung sagot. Hindi ka pa equipped. So, for one whole week, huwag ka mag-invite. Arali mo yung negosyo. So, do steps 1 to 3, STD, HIV, AIDS, and then earn 1 million in 3 months or 1 year. So, bakit 1 year to? Siyempre, 1 year to, pag hinanap mo yung, pag nag-start ka, STD in 1 month. And then, tinuruan mo rin siya ng STD in 1 month. So, pwede ka maging millionaire in 1 year. Or, pwede ka maging millionaire in 3 months. Paano? Pag ginawa mo yung STD in 1 week. So, depende sa'yo kung kailan mo gusto maging millionaire, 3 months or 1 year. So, bago tayo matapos, meron akong assignments na ibibigay sa inyo. Number 1, make your prospect list. Lahat na kakilala mo, lahat ng key mo sa buhay. And then, aim for 100 people. So, number 2, have your own flip chart or clear book. Sorry. Para dala-dala mo yung presentation mo kahit saan. And then, bago ka matulog, reviewin mo yung clear book mo. Tapos, pag matutulog ka, ilagay mo sa yan ng unan mo. Pagkagising mo, reviewin mo ulit. Tapos, focus ka doon sa power of 2 and power of 4. Tingnan mo. Dalawa o tatlong o apat na tao lang ang kailangan mo para yumaman. Gawin mo na agad. Okay? So, read and understand the quick guide. So, kadalasan kasi questions sa mga bagong titis, nasa quick guide lang po. Explore and study your online account, which is loadextreme.ph and myalex.biz. So, attend course 2 training. So, yun lang po muna sa ngayon. Course 1 training is very basic for mga baguhan sa business. So, dito lang po tayo nagtatapos. This is John Jester Ching. Thank you.